glamoroso, elegante, tatak Pinoy. Yan ang mga kasuotang inirampa sa unang Filipino Fashion Festival sa Doncaster, England. Tampok sa okasyon ang ready-to-wear collection ni Gian Lasala. Nakilala si Lasala na nagdisenyo ng kasuotan ng ilang kandidata sa Miss Universe pageant at bilang in-house designer para sa isang international clothing brand. Matapos naman hangaan sa London Fashion Week, sa English countryside ibinida ng ilang Pinoy at British models ang mga lika ng couturier na si Jay Layson. My collection so far is more on harvest or what you call Annie. So this is more on red collections with pearls and crystals, and of course some of the outfits are on Filipiniana with the concept of laser beads and artworks of our beaders from the Philippines. Bumilib ang mga modelo at bisita sa pambihirang talento at pagkamalikain ng Pinoy designers. They're absolutely beautiful and they're so empowering and make you just feel so body confident with your own body. Ang sarap ng pakiramdam. You can feel, no? How passionate they are in helping promoting our Filipino culture. Biyahing France at Norway din si Layson para sa World Fashion Expo 2023 kung saan tampok ang iba pa niyang fashion creations. Sa Sweden, sa likod naman ng tagisa ng mga misis sa beauty pageant sa Stockholm, ang magandang hangarin na makalikom ng pondo para sa mga estudyante sa Mindanao. Nasungkit ng model mula London na si Sarah Shepard ang corona ng Mrs. Charm Universe 2023. I think everybody did absolutely amazing tonight. The costuming, the confidence, the beauty that was shown today, it was a really tough decision for the judges. Masaya naman ang tinanghal na Mrs. Charm Heritage na si Madeline Walgren na makatulong din sa kawang gawa. Extremely important to work with charities all over the world, not just in Philippines, but everywhere. Inorganisa ang pageant for a cause ng Pinay na si Marlita Coral na todo pasasalamat sa mga kandidata ng iba't ibang bansa. I am quite blessed and I'm happy that we could be able to start again with our charity program because there are a lot of children that really need our help. Kasama si Vanjie Horquilla sa Sweden. Para sa TFC News, Jofer Tacardon, ABS-CBN News, Doncaster.